Magdiwang na tayo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal ni Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Bye.
manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pagliguran ka ayon sa iyong kasiyahan ay kaloob na iyong binibigay sa iyong mga hinirang. Gawin mong ang iyong mga pangako ay aming mapakinabangan ayon sa paraang iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakias. Sinasabi ng makapangyarihang Panginoon, ako'y isang hari, dakila at kinatatakutan ng lahat ng bansa. At ngayon, mga saserdote, narito ang utos ko sa inyo. Parangalan ninyo ang aking pangalan sa pamamagitan ng inyong gawa. Sabi ng makapangyarihang Panginoon, pag hindi ninyo pinakinggan ang sinasabi ko, kayo'y aking susumpain. Subalit, lumihis kayo sa daang matuwid, kayong mga saserdote. Dahil sa inyong turo, marami ang nabulid sa kasamaan. Sumira kayo sa ating tipan, sabi ng makapangyarihang Panginoon. Kaya, hahayaan kong kamuhian kayo ng mga Israelita sapagkat hindi nyo no sinusunod ang aking bilin at hindi pantay-pantay ang inyong pagtuturo. Hindi ba iisa ang ating Ama at ito ay ang iisang Diyos na lumalang sa atin? Kung gayoy, bakit sumisira tayo sa pangako sa isa't isa? At bakit winawalang kabuluhan natin ang kasunduan ng Diyos at ng ating mga magulang? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa iyong kapayapaan, Diyos ko, ako'y alagaan. Sa iyong kapayapaan, O Diyos, ako'y alagaan. O Panginoong ko, ang pagmamataas, tinalikdan ko na at iniwang ganap ang mga gawain ng magpapatanyag. Iniwan ko na rin, di ko na hinangad. Sa iyong kapayapaan, O Diyos, ako'y alagaan. Mapayapa ako at nasisiyahan tulad iyong sanggol sa bisig ni inay. Sa iyong kapayapaan, O Diyos, ako'y alagaan. Kaya mula ngayon, ikaw, O Israel, sa iyong Panginoon, magtiwalang lang tambing. Sa iyong kapayapaan, O Diyos, ako'y alagaan. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, naging magiliw kami sa inyo tulad ng isang mapagkalingang ina sa kanyang mga anak. Dahil sa laki ng aming pagmamahal sa inyo,
Itinalaga namin ang aming sarili sa pangangaral sa inyo ng mabuting balita. Hindi lamang iyan, pati na ang aming buhay ay inihahandog namin kung kakailanganin. Lubusan na kayong napamahal sa amin. Tiyak natatandaan pa ninyo, mga kapatid, kung paano kami gumawa at nagpagal araw at gabi para hindi kami maging pasanin ninuman, samantalang ipinahayag namin sa inyo ang mabuting balita. Ito pa ang lagi naming ipinagpapasalamat sa Diyos nang ipangaral namin sa inyo ang Kanyang salita. Tinanggap nyo ito bilang tunay na salita ng Diyos at hindi ng tao. Ano pa't ang bisa nito'y nakikita sa buhay ninyong mga sumasampalataya? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Isang ama at guro na tiisa, si Kristo ng anak niya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga eskriba at ang mga pariseyo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang tinuturo nila at sundin ang kanilang inuutos. Ngunit, huwag niyong tularan ang kanilang gawa. Sapagkat hindi nila sinasagawa ang kanilang pinapangaral. Nagbibigkis sila ng mabibigat na dalahin at ipinapasan sa mga tao. Ngunit, ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Nilalaparan nila ang kanilang mga pilakterya at hinahabaan ang palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang ibig nila'y ang mga upuang pandangal sa mga piging at ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga. Ang ibig nila'y pagpugayan sila sa mga liwasang bayan at tawaging guro. Ngunit kayo, huwag kayong patawag na guro sapagkat iisa ang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid. At huwag niyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa sapagkat iisa ang inyong ama, ang amang nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Mesiyas. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maglingkod sa inyo. Ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Mabuting balita
ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayo. Sa linggong ito ay pagninilayan po natin ang tungkol sa kapangyarihan at otoridad. Sa ating ebanghelyo narinig natin na ang Panginoon ay nagalit sa mga Pariseo at mga Eskriba. Sino ba ang mga Pariseo at mga Eskribang ito? Sila yung mga leader sa Israel noong panahon ni Jesus na sila ang nagtuturo, mga eksperto at sila ang nakakaalam tungkol sa batas. Subalit alam natin na dahil sa kanilang pagmamakataas, gumawa sila ng paraan at sila ang dahilan ng pagpatay kay Jesus. Pinatay nila si Jesus. Kaya ang sabi ni Jesus dito ay, sundin nyo ang kanilang mga turo, pero huwag nyong susundan ang kanilang mga gawa. Mga kapatid, ano po ito sa atin sa pangkasalukuyang panahon? Nasaan ang kapangyarihan at otoridad na ito? Ito ay binibigay sa atin sa iba't ibang mga pamamaraan. Kayong mga magulang, may kapangyarihan kayo at otoridad sa inyong mga anak, sa inyong mga pamilya, di po ba? Kaming mga pari, ang mga obispo, nung inordinan kami, kami ay binigyan ng kapangyarihan at otoridad sa simbahan. Ang ating mga naglilingkod sa bayan, katulad ng mga kapitan at mga kagawad, ang ating mga mayor, governor, ang ating mga congressman at ang mga senador, lalong-lalo na ang presidente ng Pilipinas. Ang mga nagtatrabaho, kung kayo ay manager sa iba't ibang mga food, fast food chain, sa ibang mga kumpanya at napakarami pang iba. Tayo ay binibigyan ng kapangyarihan at otoridad. Ang tanong sa atin ay, paano ba natin ginagamit ito? Tatlong bagay po ang pagninilayan natin tungkol dito. Una, kung ano man ang kapangyarihan at otoridad na meron tayo, kesa ikaw ay kagawad, magulang, o congressman, mayor, at presidente ng Pilipinas, kaming mga pari, una, ang lahat ng ito ay pahiram lamang sa atin ng Diyos. Galing ang lahat ng ito sa Diyos. Naalala niyo ba nung nasa harapan si Jesus, sa harapan ni Pilato, ang sabi ni Jesus sa kanya, ang kapangyarihan mo ay galing yan sa aking Ama. At ganun din naman tayo, di po ba? Lahat ng kapangyarihan at otoridad natin ay galing sa Diyos. Kahit na sabihin natin na pinagtrabahuan ko yan, deserve ko yan. Ako, bago ako naging pari, ay halos 11 taon na ginugol ko sa paghahanda. Pero bigay ito sa akin ng Diyos, regalo sa akin ng Diyos, katulad ng ating mga responsibilidad at ng mga kapangyarihan natin. Pangalawa, kung ito ay binibigay sa atin, para saan ba ang kapangyarihan at otoridad? Ito ay para gamitin natin sa paglilingkod. Kaya ang tawag natin sa mga naglilingkod sa atin ay mga servant leaders. Una, servants bago sila naging leader. Sapagkat ito tayo sa ating mga tao na gagamitin natin ito hindi para sa ating mga pansariling ambisyon, lalong-lalo na ngayon, pagkakatapos pa lang ng barangay election, hindi ito para sa ating kapakanan, kundi ito'y para paglingkuran natin ang iba. Kaya kung ano man na kapangyarihan ang meron tayo na binibigay at pinapahiram sa atin ng Diyos, ito ay dapat gamitin natin sa tama
hindi upang iluklok natin ang ating sarili para sa ating pansariling ambisyon. Pangatlo, mga kapatid, katatapos lang ng Synod on Synodality sa Roma, at alam nyo ba na ako ay bahagi ng Synod dito sa Pilipinas kasi miyembro ako ng National Synodal Team. At simula pa sa pagkonsulta natin sa dioceses, sa Metropolitan, National hanggang sa Asian Synod, alam nyo ba na ang isa sa boses na umaalingaw-ngaw sa Synod ngayon ay ang tinatawag natin na clericalism. Ulitin ko, clericalism. Anong ibig pong sabihin ng clericalism? Na ang mga pari natin at ang mga nagtatrabaho sa loob ng simbahan at ang mga laiko na kayo, yan, ay ang iba sa atin o ang karamihan ay naghahari-harian sa loob ng parokya, ang mga kura-paroko, ang mga obispo, ang mga manager sa bangko, ang mga nagtatrabaho sa mga fast food chain, ang mga congressman natin. Para bang kung ikaw ay isang obispo, parang ang dioceses ay isang kaharian mo? Kung ikaw ay isang pari, ang parokya ay parang ikaw ang hari? O kung ikaw ay nasa loob ng isang manager ka ng isang bangko o ng kumpanya, parang ang lahat na yung nasasakupan ay parang mga alipin mo. Ang tawag po natin dyan, clericalism. Clericalism. Ito ang isang umaalingaw-ngaw na boses sa synod natin ngayon. At ito ang turo sa atin ng ating Panginoon sa linggong ito. Kung tayo man ay binibigyan ng kapangyarihan at otoridad sa iba't ibang pamamaraan, sa inyong mga pamilya, sa akin bilang pari, sa atin sa politika, sa mga pinagtatrabawan natin, ulitin ko po, una, galing yan sa Diyos. Pahiram lang sa atin yan. Pangalawa, na dapat ito'y ginagamit sa paglilingkod sa iba. Pangatlo, hindi ito para sa ating mga sarili. Huwag tayong maghari-harian sa pamilya, sa pinagtatrabawa natin, sa parokya, sa dioceses, at sa Pilipinas. Hindi ibig sabihin na porket ikaw ay senador o congressman o presidente ng Pilipinas, ang Pilipinas ay paghahari mo. Hindi po. Nandadyan ka lang, ilang taon ka lang mauupo dyan, dapat gamitin natin iyan para sa kapakanan ng iba. Kaya mga kapatid, sa linggong ito, salamat sa Diyos, pasalamatan natin siya sapagkat ginagawa niya tayo na mga servant leaders sa iba't ibang mga pamamaraan. Gamitin natin ito sa tama sapagkat isang araw, pagpunta natin sa harapan ng Diyos, tatanungin tayo niya, ano ang ginawa mo sa kapangyarihan at otoridad na pinahiram ko sa iyo? Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at tuhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa bawat panalangin sabihin natin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa Santo Papa, mga obispo,
mga pari at mga diakono, maging taus-puso nawa ang paglilingkod nila sa sambayanan at huwag nawa silang masilaw sa karangyaan ng buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga pinuno ng ating pamahalaan, naway patnubayan sila upang buong katapatan at katarungan nilang pamunuan at paglingkuran ang ating bayan at talikuran ang mga pakitan taong gawain. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga alagad ng batas, mga abogado at hukom, ibatay nawa nila ang hustisya sa habag at pagmamalasakit ng Diyos upang mabigyan ng tunay na katarungan ang mga biktima ng karahasan at iba pang mga krimen. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga kriminal, mga magnanakaw, terorista, at mga itinakwil ng lipunan, hipuin nawa sila ng Espiritu ng Diyos upang maramdam sila ng habag at tunguin ang landas ng pagsisisi at pagpapatawad. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga kaibigan at kamag-anak na yumao, pati na rin ang mga namatay at pinatay, dulot ng gera ng Israel at Hamas, naway tumanggap sila ng walang hanggang kaligayahan sa piling ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilalim ng ating mga puso, idalangin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Lahat ng ito, Ama, hinihiling po namin sa inyo sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Tayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugda ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Tanggapin nawa ng Panginoon, Ama naming lumikha, ang paghahain naming ito ay maging dalisay nawa at maging banal na pakikinabang namin sa iyong awang dakila. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Lubang na bagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob. Kaya't minabuti niyang siya'y ipinanganak ng birang bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo'y huwag magwakas.
Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa inyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Sa kaunting sandali po, panalangin natin ang ating mga yumaong kapatid. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria, Nena ng Diyos, ni San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa inyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri
ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaloban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito si Jesus, naglingkod sa atin. Siya ang kordero ng Diyos nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Papalad ang mga tatanggap sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago muli sarapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Stay with me, Lord, that I may never forget you. Stay with me, Lord, because I'm weak. Stay with me, Lord, for you are my life. Stay with me, my God.
Announcement, available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2024 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayong magtungo sa ating parish office. Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. May karagdagang discount sa bulk orders. Ang oras ng ating finance office ay mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon kapag Lunes, Huwebes, Sabado at Linggo. Kapag Biyernes naman po, meron po tayo mga booths sa BPI entrance at Cardinal Sin Building mula 5 a.m. hanggang 8 a.m. sa Finance Office mula 8 a.m. hanggang 8 p.m. Salamat po. Available pa rin po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari po kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa Information Guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan, at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Panawagan para sa ordinasyon. Si Reverend Jesus M. Madrid Jr., na anak ni Ginoong Jesus O. Madrid Sr. at Ginang Elizabeth M. Madrid, ay nakatira sa 127 Labo Street, Barangay Paang Bundok, Quezon City, na naglingkod sa ating dambana simula noong July 21, 2023 hanggang sa kasalukuyan bilang isang diakono ay tinatawag na tumanggap ng banal na orden ng pagkapari sa darating na December 2, 2023, Sabado sa Basilica Minor ng Immaculada Concepcion, Manila Metropolitan Cathedral, Cabildo Corner Beatrio Streets, Intramuros, Manila. Si Seminarista Edward Jason San Diego, na anak ni Ginoong Eduardo San Diego at Ginang Maura San Diego at nakatira sa 146 Paco o Bando, Bulacan, na naglingkod sa ating dambana noong December 8, 2022 hanggang sa kasalukuyan bilang seminarista ay tinatawag na tumanggap ng banal na orden ng pagkadiakono sa darating na November 25, 2023 sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno, 910 Plaza Miranda, Quiapo, Manila. Ang sinumang may nalalaman na maaaring maging hadlang sa kanilang ordinasyon ay may tungkulin ipaalam ito sa ating kura paroko, Reverend Father Rufino Sescon Jr.
Maaring makipag-ugnayan sa Rector's Office na may numero bilang 8733-4945, Local 100. Patuloy po nating ipagdasal sila Reverend Jess at Brother EJ. Salamat po. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig, pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, magkaroon nawa ng karagdagang bunga ang iyong ginagampanan sa aming banal na pakikinabang upang sa aming pagsasalo maging handa kaming tumanggap sa katuparan ng pangako mo sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Patuloy po nating ipagdasal ang mga kapatid natin sa Gaza Street, ang sa pangkasalukuyang giyera ng Hamas at ng Israel. Bago ko po ibigay ang final blessing, magpipray over ako po para sa inyo, lalong-lalo na sa may mga karamdaman o may mga sakit na narito, pati na rin sa mga nakikipagdiwang sa atin via Streamline. Kaya iyuko po ang inyong mga ulo habang ako ay nagpipray over sa inyo. Ilagay ninyo ang iyong kanang kamay sa bahagi ng iyong katawan na nangangailangan ng paghilom. Mapagmahal naming Ama, tinipon mo kami sa dambana ng iyong anak, kong Jesus Nazareno, upang ipagdiwang ang Eukaristiyang ito. Hiling po namin sa inyo ang banal na Espiritu upang pagalingin ang aking mga kapatid sa kanilang mga sakit at karamdaman. Ang mga narito sa dambana, ang mga nakikipagdiwang sa amin sa Streamline, at kaming lahat, ang aming mga pamilya, ang aming mga kaibigan. Sa tulong at panalangin ng ating mahal na Ina ni Birhen Maria, pagpalaing kayo ng makapangyarihang Diyos, ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo, gamitin natin ang ating kapangyarihan at otoridad para paglingkuran ng iba. Salamat sa Diyos.